Yon. So, what's up, no? So, nagbabalik po ulit. So, may another video na naman tayo. So, ang gagawin ko ngayon is mapapalit tayo ng gulong. Pantay yung gulong mo. So, yung unang-una, makikita nyo yung upod ng gulong pag tinignan nyo is hindi pantay. Makikita nyo kagilid, nasa gilid is medyo putput na, tas yung gitna or other side makapal pa. So, yun yung nakita ko dun sa akin. So, yung kabila, yung outer part nya is paano na, medyo kaspang na, pero yung bandang gitna makapal pa. So ayun, unang sign. And isa pang sign, para ma-check nyo kung na hindi nga pantay, kapag binitawan nyo itong manibela. So kapag ang sinabing pantay yan, hindi yan gagalaw. Pero yung sa akin, tingnan nyo, kapag binitawan ko, usang liliko. Makikita nyo magalaw siya, lumiliko siya kusa. So dapat kapag binitawan mo yan, straight lang yan, hindi yan gagalaw. So yun nga, kailangan natin magpaano. Kasi masasayang yung gulong nyo eh. Yung lifespan ng gulong nyo, mas mabilis mauubot. So mas mabilis siyang masisira. So yung una kong plano dapat magpapa-camber alignment lang, tapos titignan ko yung kapal pa ng gulong kung okay pa. So yun lang, napansin ko medyo kasi 2 years na rin niya yung tagal na ito sa akin. So ayun, nag-decide na ako na palitan na lang ng bago. And magpapasko, so ibabiyahe ko to ng expressway. So para safety na rin. Kasi kadalasan city driving lang naman to eh. So dito lang. So okay lang naman sa akin na ano. So di talaga siya gamitan na pang long drive. Mga guys, dito tayo sa JMS Hydro Wheel. Alright, so magahan tayo ng gulong. Dito na rin tayo magpapakamber. Ayun ang mga gulong. So pipili lang tayo na, pipili tayo na tayo ng brand. Yun. Malagi ako positive pero hindi sa drug test. Galing sa bulsa na magulang na naman kaya mong i-flex. Biglang may nag-text, gusto ako makasex. Kung di ka kasing swabe ni Ariana, thank you next. Parang Dexter's Lab, tangin na di kita lock. Sa dami ng aking bitches, dahil pa ang power pop. Pop, pop, pass, bawal sa amin ang pumas. Tunog namin ay may class, sa'yo ang patalastas. Pusin lang everyday. So nagpalit na nga tayo ng gulong, oh. So ayan, makikita nyo may dilaw na linya. So it means na di pa siya nagagamit. So brand new siya. So nakabit na nga yung lahat ng gulong. So lilipat tayo sa kabilang side. Plano ang kukunin lang nating brand sana is either Achilles, Westlake, mga ganong brand. And unfortunately wala sila dyan.
And ayun, so ang choices ko na lang is Sunful and Triangle, so which is parehas silang China brand. Pero sabi ko, tinanong ko naman sa mga tropa-tropa, okay na, okay din naman yun kasi for city driving rin naman, so hindi naman ako naglo-long drive, so dito-dito lang, so okay naman siya. So ayun, pinili ko na lang din, and kasi ipapagawa ko nga yung pangilalim, so kakapusin sa budget kapag lumagpas pa dun yung kinuha akong tires. So dito na tayo. Ah, CD. Spoilers, binubuong, may binubuong turbo. May STI. So ayun na nga guys, no. So tapos na tayo magpa wheel alignment. Eh na testing ko naman na hindi na kumakabig. So okay na, pero hindi pa kasi tapos yung ano, kumbaga babalikan ko pa to. Kasi yung chinek nga nila yung pangilalim, so may kailangan ipa rebushing. Pero hindi naman nila siyempre magagawa. Kailangan ko munang ipagawa to. Kasi papa-align uli. Baga ibabalik ko uli ito, ha. Kasi kapag na-align na nga to, pero siyempre ipapagawa ko yung ilalim uli. So magagalaw. So kailangan uli align yung, ano, yung mga gulong. So, mura lang. Mura lang naman pa wheel alignment. Binayaran ko lang doon is 500. And yung yun nga, nagastos ko yung gulong rin, so nagpalit na ako lahat ng gulong. Test natin to syempre kung kapag umuulan eh makapit. Pero so far naman yung mga reviews na itong gulong na to is okay naman. Kahit China brand siya. Kasi good naman to for city driving lang naman, hindi naman nag long drive, so okay na rin. Ayan, nasa likod ko na yung mga yung dati kong gulong, so nakita ko naman yung likod, sabi nga nila is okay pa, makapal pa yung likod, so at least may pang reserva na ako, so marami akong pang reserva, so pwede sana akong dumiretso ngayon paggawa na nung ano, nung pangilalim. Pero tinatamad na rin ako, so medyo busy rin itong ngayong week. Puro lakad, so pahinga muna tayo. Pero iba-vlog ko rin yon para yung mga
may ID para magkaroon rin kayo ng idea sa mga kailangan ipaayos kung may na kung may nararamdaman nga kayong mga kung may naririnig kayong mga langit-ngit yan yan pangilalim. So kung para may malaman nyo kung ano yung mga dapat tignan. So i-video natin yan. So sabi nga doon kailangan i-re-rebushing. So para malaman nyo kung paano yung paggawa ng solid na rebushing. Doon ko ipapagawain sa magkalapit lang na lugar. So dito lang din sa amin.